Hi, mga ka-kitchen. Mahilig rin po ba ang inyong mga anak sa hotdog? Tara, samahan niyo ako, pasasarapin natin at gawing masustansya ang kanilang paboritong hotdog. Tara, i-prepare na natin ang ating mga kailanganin sa pagluluto. Kailangan lang po natin magayat yan ng ating mga panggisa. Nagtatad po ako dyan ng bawang. At sinunod ko naman po itong ating sibuyas. Tinadtad ko lang po ito ng maliliit. Kailangan rin po natin ng broccoli. Hiwain lang po natin ito sa tamang laki. Isinama ko rin po ang kanyang tangka. Binalatan ko lang po ito para matanggal po yung matitigas na parte ng kanyang balat. Naglagay rin po pala ako dyan ng young corn. Hinati ko lang po ito sa tamang laki. Sa inyo na rin po kung anong klaseng hiwa ang gusto ninyo. Nagready din po ako dyan ng 4 na piraso ng chicken hotdog. Hinati ko lang po ito at nilagyan ng design. Nasa sa inyo rin po kung anong klaseng hati ang gagawin ninyo. Mas maganda po kasi ito kung may design. Mas lalo nakakainggan nyo sa mga bata at mas lalo po silang matatakam. Kailangan rin po natin dito ng 2 pirasong itlog. Babatihin lang po natin ito. At pwede na po tayo magsalang ng ating paglulutuan at magpainit ng mantika. At kapag mainit ng mantika, pwede na po natin gisayin ang ating bawang. Gisayin lang po natin hanggang sa mag-golden brown at pwede na rin po natin isunod ang ating sibuyas. Gisayin din po natin ang ating sibuyas hanggang sa ito mag-golden brown at lumambot. At pwede na rin po natin ihalo ang ating mga hotdog. Gisayin lang po natin itong hotdog hanggang sa ito ay maluto. At kapag luto na ang ating hotdog at malambot na, pwede na po natin ihalo ang ating mga gulay. Pwede na po natin pagsabayin ilagay ang ating broccoli at yung ating young corn. Pwede na rin po natin itong timplahan ng Mamacita's Oyster Sauce. Tansyain lang po natin ang paglagay nito ayon sa dami ng ating niluluto para hindi naman po masyadong maalat. Pwede na rin po natin isunod ang ating garlic powder. Pati na rin po ang ating pamintang pino. At pagkatapos, haluhaluin lang po natin para mag-incorporate po lahat ng seasoning granules na nilagay natin. Pagkatapos, takpan lang po natin ito ng mga 10 minutes hanggang mag-half cook po ang ating mga gulay. Pwede po natin i-check kung malambot na po ang ating gulay at kung malambot na, pwede na po natin ilagay ang ating binating itlog. Pagkalagay po ng itlog, haluhaluin lang po natin para makot po ng egg lahat ng ating mga gulay. Haluhaluin lang po natin ito ng mga 2 minutes. After 2 minutes po, pwede na po natin itong hanguin. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito at kung nagustuhan nyo, huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-comments at i-share po ito. Konting palambing na rin po, pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye! God bless sa ating lahat!